Mga Pops, excited na ba kayong bumoto sa Lunes? Yun nga lang, may ibang imbes na excitement, anxiety ang nararanasan. Paano ba yun maiiwasan? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Pamela Vasquez. Sa Lunes, eleksyon na. Marami sa atin ang excited ng bumoto, pero may ilan namang nakararanas ng tinatawag na election anxiety. Teka, ano ba yan? Sabi ni Dr. Joanne, ito yung pangamba o takot na nararamdaman ng isang tao tuwing election season. May mga iba raw kasi na natatakot sa uncertainties. Kaya naman ang mga nakararanas ng election anxiety, apektado ang pag-iisip pati na emosyon. Nawawala ang focus, concentration, attention span, apektado also ang memory. Pag minsan, nagiging irritable. Nagkukos na siya ng conflict with our loved ones, with our friends, with our colleagues sa trabaho. Si Kyle na senior executive sa isang e-commerce company, umabot na raw sa puntong hirap na siyang makahinga. Maiisip mo, hala, ilang araw na lang, election na. Tapos, wala kang magawa. Parang gusto mo na lang na dumating na yung araw na yun. It's actually affecting your mental health. So ayun, nagkakaroon ka ng times na maiiyak ka na lang. Nakadagdag din daw umano ang fake news sa social media, maging ang mga taong wala nang ibang bukang bibig kundi politika. Kaya ang assistant cook na si Sid, time out muna. Mas ina-isolate ko yung grupo, yung sarili ko sa ila. Kumakain ako mag-isa. Mag-break ako, early break, tatambay ako sa taas. Tapos pagtapos sila kumain, tsaka pa lang ako kain. Payo ni Doc, awareness is key para makontrol ang anxiety. Kung maaari, limitahan ang social media consumption. Mag-mute muna ng notifications kung kinakailangan. Gaya ni Teacher Ron na mayat maya raw ang tunog ng kanyang cellphone dahil sa dami ng group chats na kinabibilangan niya. May mga members na nagtatag ng at everyone. So everyone will be alerted of something important or not important. Kapag may nagtatag sa akin ng at everyone, parang yun, mas kinakabahan ako agad. Iwasan din munang sumali sa anumang political talks o debates na maaaring magdulot sa iyo ng stress. Take time to pause at mag-focus sa mga bagay na mayroon kang control. At syempre, panatilihin ang positive mindset. Bilang Pilipino, responsibilidad natin na maging critical sa pagboto. Pero bilang tao, mahalaga rin na i-prioritize natin ang ating physical, psychological at emotional well-being. Mobile Journal, Pamela Vasquez po, hatid ang mukha ng balita.